Hi Inang, kumusta na? Inang Willie Jones. Okay lang. Oh, nagkita na naman tayo. Na. Diba? Kumusta na ang viral? Hindi ko alam kung yun, viral nga daw yun. Viral ka sa vlog ni Rubel Chica. Tapos may isa pang nag-vlog daw eh. Yung showbiz. And yung doon niya kung ano nga sa showbiz. Ganun din. Baka TV Basil. Hindi ka nag-viral sa akin. In-interview kita dati. Pero sige lang. Galing ka ng ano ng music box, no? Oo. Regular ka ba pupunta dito? Pag-gala-gala ako, pag gano'n. Ano to, every Saturday lang? Saturday, minsan Friday, hindi pano ang araw. Ah, gano'n, pag yung ano, gusto mo lang, no? Ano. Na-miss mo yung ano, yung dati mong tahanan. Diba? Clowns, galing akong clowns, tapos dito. Mamaya, babalik naman ako doon. Pag gano'n lang. Ah, so from here, galing ka na doon, pupunta ka na clowns mamaya. Oo. Tapos after noon, babalik ka dito. Kung makakantayan ako doon, di kakanta. Kakanta ka tapos may nag-aabot sa'yo. Oo, ganun lang naman. Diba? Yun na lang ang ano ko ngayon eh. Kasi alam ko na sa Las Piñas ka ba naka-uwi? Puntinlupa pa. Puntinlupa pa. So, magkano yung pamasahe mo from there tapos pa, papalik? Kasi balikan. Yun na inaabot nga ng ano, ng mahigit 300, ganun. Ano purpose mo sa punta-punta? Nag-ano din, mga kaibigan? Oo, oh, yung kailangan ko lang makakanta, gano'n. Pinakanta ka na nila dyan? Mamaya-maya siguro. Mamaya daw? Kasi may mga guest na... Pero di mo na kailangan mag-dihis o mag-dihis ka pa? Meron ka na lang costume dyan? Hindi na, ganito. Hindi ka na nag-costume? Nag-ano lang ako pag, alam mo, na-invite ako special show, pwede mag-aayos. So meron ka pa rin natatanggap pa ng mga gigs? Minsan, no. Minsan pa, kinukuha ka, oo. So ikaw ba, halimbawa, ito marami tayong nanonood sa atin dahil viral ka nga. Sino ang kanila kukuntakin? O ikaw ba mismo? May manager ka ba? Wala naman, ako lang. Ikaw, sa Facebook, no? Kasi sa may nagkatanong. Facebook, pwede, sa Facebook, pwede yung cellphone ko talaga. Number? Kasi, oo. Teka mo na, sa Facebook, ano pong number mo, ano pangalan mo sa Facebook? Willie Jones. Willie Jones, nandoon ka doon. Tapos, oo. Kaya tapos ha, active pero ka. Karaniwan naman, tumatawag sa akin sa cellphone ko. Oh, willing mo ba ibigay yung cellphone mo? Di ba? Alam mo ba kung sino pa nagbigay sa akin ito? Sino? Kauna-una ang cellphone ko yon. Oo. Si Ness. Alam mo rin? Bakit? Anong istorya? Eto, matatawa ka. Sabi, paano natin makukontak si Inang? Wala naman landline daw si Inang. Eh, wala pa akong cellphone talaga noon. Eh. Ibili nga natin ang cellphone si Inang. Ngayon, inutusan niya yung ano, yung tauhan niya, wala na raw stock. Tumawag pa siya sa SM Las Piñas pa, meron daw. Siya mismo ang pumunta. Tapos, inang ito cellphone, ganun. Tapos, ganito pag ano niya. Ngayon, si Joey, sila panahon ni Joey, di ba? Ang tagal na. Oo, tagal na talaga. Ngayon, itinext ako. Kumbaga sa ano, doon siya sa lulo, nandito ako, itinext ako. Sabi ko, hello, sumigaw si Joey. Inang, text yan, basahin mo. Talaga? Excited ko, tawa ka, excited ako, ano. Tapos sabi ko, nagkita kami ni Alan, ni Leonard, ganun, lahat. Sabi ko, may cellphone ako. Ito ang number ko, sabi ni Alan, ito number ko, ganun. Minsan, di ko alam na si Alan pala nasa biyahe, papunta ng Itbulaga. Pinindot ko yung cellphone. Sabi ni Alan, hello? Sabi ko, bakit? bakit ikaw ang tumawag? Ikaw magtatanong na bakit? Dos ko, susyungas-syungat talaga ako pagdating sa ano. Alam mo ba yung ganyan kong cellphone? Pang YouTube ko lang. So, bukod doon, may isa ka pang cellphone? Oo, yung malaking ganyan ko sa YouTube lang. Kaya kung ano yan ako, kukontakin ako doon sa cellphone ko. Ang number ko, 0916-288-9804. Ayan, doon Sam. Gusto kang kunin, di ba? Kasi magaling ka pa rin, di ba? Oo. Ayun. So, yung palang istorya ng cellphone na yan. Same number pa rin yan, or... Oh, yun. Yung pa rin, hindi mo pinalitan? Oo, hindi ko pinapalitan. Naka-registered na yan. Oo, naka-registered mo. Ang galing naman, no? Kung ilang taon na yan? Kasi kung sino pa si Joey, mga 20 years. Kaya nga, nung nagkita kami dati doon sa Las Piñas, sa Singalong Pardo, ni Ness, sabi na yung Ines ni Sangos, Tita Alma, may kumusta po sa inyo. Eh, ang tagal namin din nakita na ako niya. Kumusta ka na, sabi niya. Si Inang yan.
ay, silan ba to? Sabi niya, o ano, sabi ko, Lamones, regalo mo sa akin nung araw, tatandaan mo, hanggang ngayon gamit ko, ayan, tawa ng tawa sinya, sabi niya, grabe si Inang, masyadong mabigas. Mabuti, hindi ka na hold up man lang. Hindi ka hold up man lang. Sa Sunday so, lang. Oo, oh, nandun lang yan. Oh. Kasi yung iba, kasi ako, lalo na ako, Diyos ko, months lang bago magtagal sa akin ng cellphone, mamaya wala na, no? Wala na, manakaw na. Ang galing mag-keep ng ano, no? Cellphone. Oo. Nakakatuwa. Alam mo sa ano, ngayon anak, isa lang ang pangarap ko. Ano pangarap? Sa ngayon, magkita kami ni Manny Pacquiao. Manny Pacquiao? Oo. O manawagan ka, bakit? Ano, minsan ba nakita na kayo ni Manny Pacquiao? Hindi pa. Kasi, nung araw, di ba, nung araw wala pa ako sa comedy bar, kumakanta ko Gala Theater. Gala Theater? Oo, Embassy Theater at saka Fame Theater. Magkasama kami nung araw ni Manny sa Fame Theater sa Pasay, sa Libertad. Sa Pasay. Janitor siya namin nung araw. Oh my goodness! Alam mo bang hindi, nung araw, alam mo, ambition yan ng lalaking yan nung araw. Pag umaga, pagkatapos ng maglinis, kasama na yung barkada. Oy, Manny, sana kayo pupunta? Magkaano? Fame Theater. Kuya Willie, oo. Magkaano kami? Basketball. Pagkatapos ng basketball ng barkada, alam ko nasaan yan? Sa bilyara na. Bilyara na. Hindi ko ba alam na nagbo-boxing yan? Minsan, pagkatapos ng show, di ba noon? Mga dancer noon sa Fame Theater at sa Gala Theater. No? Umuwi yung gabi, alas 10 ata. Hindi na kami natutulog eh. Kanya-kanya kami pwesto na eh. Kasi ayaw ko naman pumunta na mabuti lupa. Eh, kasi noon naman ang bayad sa akin. Oo. Oh. Umuwi, alas 10 ata yon ng gabi, umaga alas 11. Basang-basa yung damit. Sabi ko, uy Manny, bakit basang-basa yung damit mo? Saan ka galing? Nag-practice ako, Kuya Willing. Practice ka ng ano? Ay, hindi mo ba alam, nagbo-boxing ako? Kaya lang, ayaw ng nanay ko. Kaya naglagyas ako sa probinsya namin. Dito, sabi ko sa kanya, eto, siguro hindi makakalimutan ni Manny pag nalaman niya. Manny, sundin mo kung ano ang gusto mo. Sabi ko sa kanya. Mag-umpisa noon, hindi na kami nagkita hanggang sa ngayon. Pero ang name mo noon is Willie pa rin. Willie Marcaida ginagamit. Marcaida, di ba? Oo. Natutuwa nga ako dyan eh. Di ba may billboard. Nakalagay yung artista. Halimbawa, kung sino man sikat na babaeng artista nakalagay. Ano. Tapos, pangalan ko sa baba, sasabihin niya dun sa nagagawa ng ano. Uy, ilagay mo naman yung pangalan ni Kuya Willie sa itaas. Asal mo artista, ganyan ano. Pia Moran. O ilagay mo, Willie Marcaida, ganyan. Alam niya Willie Marcaida. Oh, ayan. Kahit na si Regine Velasquez, si Chona Velasquez, alam niya Willie Marcaida. O sige, mag-ano ka na, manawagan ka kay Manny. Oo, oh, Manny. Ayan, siguro, ang tanda ko na, hindi na, napakatagal na noon, Diyos ko. Pag-girl ka ba dati? Oh. 80s pa yun, hindi, lalaki talaga. Lalaki, oo. Oo, lalaki ako si Singalongbang. Oh, yan. Tandaan mo, Manny, ito ang Kuya Willie mo. Kasama mo sa Fame Theater sa Libertad sa Pasay. Ayan. Oo. Yun, Manny, ha? Ayan. Manny Pacquiao. Oo, Manny. Manny, ano nga pinili mo, Manny? Pacquiao. Oo, Kuya Willie. Yung mga alibaw ka, namili ka ng bilihin. Yung pinapakyaw yun. Pacquiao ako. Ayan. So, guys, noon ako. Ito pa lang ito ang saksi ng pagiging humble beginning ni Manny Pacquiao. Oy, napakabait yung bata. Napakabait. Wapo ba siya nung araw? May tsura? Yun. Katuwa nga nung yung kapatid ko, nung nabubuhay pa yung kapatid ko, sumunod sa akin, si Ruben. Sabi ko kay Ruben, pag nakikita sa TV, oh, Ruben, natatandaan mo si Manny. Saan mo nakita? Para Manoy, kasi Bicol kami. Parang Manoy, parang nakita ko na siya. Pag hinahanap mo ako noon sa Fame Theater, sino'y pinagtatanungan mo? Ay, Manoy! Si Manny nga, sabi niya. Wow. Masipag si Manny. Napakasipag niya. Batang. Ano kinagawa niya? Naglilinis ng ano? Ng stage? Basta yung buong sinihan na yun, nililinis na yun. Oh my God. Sinihan kasi yun eh. Malaki yun ah. Oo. Kaya ganun siya. Pero natutuwa ako. Ikaw naman, anong tikliyera ka doon? Anong trabaho doon? Hindi, singer talaga ako. Singer? Oo. Wala siyang palabas na tini? Ay, kasi dati yung mga ganang kahit na Gala Theater.
bago magsayaw yung mga babae, at may pelikula muna. May pelikula muna pagkatapos. Dancer. Alam ko yung Gala Theater, Diyos ko. Oo, ang tagal ko sa Gala Theater. Ano ako, parang piano ako noon doon. Ayun, di ba? Tapos may mga yun. May matatang babae na ikot ang ikot, service, service. Matawa ka, di ba? Alam mo na yung sa Gala Theater, di ba? Pag pelikula pa lang, yung mga tao, yung mga lalaki na sunood sa hulihan halos. Pero pag mga dancer na, nandun na lang sa... Nandun na sa, ano, sa harap, harap mismo na stage, di ba? Alam na, alam mo, alam ano. Alam ko yun, Diyos ko dahil. Oo, yun. Oh. Ayun, yung Gala Theater, Embassy Theater dito sa ano to? Dito sa may Pantag Santa Mesa. Tapos, Fame Theater naman yun sa... Wala na sila ngayon, no? Wala na, oo. Oh. Ano masasabi mo na yung mga theater na yun na active ngayon, pinatay na... Wala nang ano. May chance pa kaya sa tingin mo? Iba na kasi. Nay, na mabuhay pa ulit. Hindi ko alam kasi ibang-iba na. Iba na ngayon. Ibang-iba na eh. Dati pwede ka matulog sa sinihan. Oo. Pwede ka matulog mamaya. Umpisa na naman. Sabi ko nga sa kanila, ibang nung araw nung nag-uumpisa ako, dito kumakanta ako nito sa... Wala pa naman nung araw minus one eh. Wala. Ano pang mayroon pa doon? Mayroon noon, nung mayroon na, yung tape. Ginagamit. Ikaw na magsasalang noon. Kumakanta ko rito sa Cubao. Umuwi pa ako ng Muntinlupa. Alam mo kung magkano budget ko? Napakalaki. Ano? Magkano? 30 pesos. Kulang pa sa pabasahin. Oo, di ba? 30 pesos. Kaya pag may nagbigay sa akin noon ng 100, feeling ko mayaman ako gumaganon-ganon. Ganon. Oh. Alam mo, napanood ko yung vlog mo. Wala kang pinagsisisihan, ano? Sabi mo, wala kang pinagsisihan. Di man ako nakaipon, pero napagkatapos ko yung mga pamangkin ko. Oo, meron ako mga napulot. At takita ko naman, mamabait yung mga pamangkin mo. Oo, kaya ngayon yung tinitirahan ko sa galas, di ba? Pag ano ako, papasal ako, yung mga magta-tricycle driver, mga nagbubulungan sila. Sabi ko nga. Bakit kaya nagbubulungan? Mamaya-maya, sabi na, nang pauwi ka na? Oo, inanga. Yung nag... Alam mo, sabi ko, ano ba kayo, inang? Pero wala ka na sa Galas ngayon. Wala na. Yung Muntinlupa nga ako, sabi nila, alam mo, inang, wala pa yan. Sa kabutihang ipinakita niyo sa amin, ginawa niyo sa amin, wala pa yan sa kalimutan. Kasi, ganun ako, ang katwiran ko kasi, anak, pinadaan lang sa akin yun. Oh. Ng Panginoon, di ba? Kasi, biro mo, sabi ko nga, kahit na ako mag-isa, nagsasabi, nag-ano ako sa sarili ko, kasi nung ako kamahal ng Panginoon Diyos, hindi ako nag-aral eh. Grade 2 lang ako. Pero nakapasok grade ako. Grade 2 ka lang? Oo, pero nakapasok. Ang galing mo mag-pronounce sa English. O diba, kahit na si Corina Sanchez, sabi ni Corina sa akin, alam mo inang, pag nasa Entablado ka, kumakanta ka, hindi isipin ng tao na grade 2 ka lang. Eh kasi wala namang nakapagpa-aral sa akin. Kasi hindi ako lumaki sa totoo kung magulang, kung saan-saan sa mga tiyahin, tiyuhin. Alam mo naman, pag ganun ka, nakikitira ka sa mga inampun ka eh. Kung papasok ka man, huwag ka muna pumasok. Magbibilad ka ng palay. Kaya nga. Ganun. Kung hindi man, may ano, yung kalabaw i-ano mo. At ano, ganun nga. Kaya lang, kaya ako natutong mag-ano ng English. Meron ako nung bata ako, grade 1, grade 2 ako. May dictionary ako. Oh. English, Tagalog. Meron pa akong dictionary nun about pronunciation. Yun na, yun maganda. O, diba? Self-study. Oo, yun. Yung hindi pwedeng i-pronounce mo yung W-A-S ng was. Kailangan was. Diba? Okay. Inang, totoo ba yun na nakita mo si Mariang Makiling? Alam mo, nung araw, hindi ko alam na siya yun. Diba? Yun nga ang kwento ko. Siguro mga 13 years old ako. Noon nasa Muntinlupa ako, si Ate Dolores, taga Cavite siya, Marigundang Cavite, sabi. Kasi ang palayaw ko talaga, Fred, kasi Gulo-Predo ako. Fred, ano yung Ate Dolores? Ang galing mo raw magtanim ng palay. Sama ka sa akin sa Cavite, Marigundang. Sabi ko kay Ate Elsa, Manay Elsa, sama raw ako ni Ate Dolores sa Cavite. Sama ka. Sige, pagdating ko doon, yun. Yung ginagawa namin, mabilis ako ang nangunguna eh. Bago lumusong yung iba, ako muna. Kasi mabilis ako, kaya mabilis daw matapos. Ang aga kong nakatapos, umano ako ng uwi ako, siguro wala pang alas 4. Ngayon, yung bahay ni na Ate Dolores, kumbaga, ayun ang kalsada. Tapos tarangkahan niya, may mga tanim. Tapos ang bahay niya, mataas, ganyan. Ang hagdanan ay kawayan.
pagdating ko, sabi ko, sarado pa ang bahay nila, Ate Dolores. Paano ba ito? Nakupo ako, akit ako doon sa taas, sa pinakang taas. Doon sa may pintuan, nakupo ako. Katingin ako sa kalsada kasi baka dumating na sila. Ganun. May dumaan na ali. Hindi siya kakandaan pa. Hindi eh. Natural lang. Natural na ali. Dumaan siya. Nagkatinginan kami. Oo. Pag ano nung ali, bumalik siya siguro. Pero yung mga, so ngayon, kung iisipin mo, hindi siya katandaan, parang mga 14. Ganun lang siya. Maganda? Ano? Natural lang. Natural lang siya. Na ano? Hindi, kaya, hindi siya, ano, maaaring hindi yun talaga ang totoo niyang anyo. Kaya, pag ganun niya, bumalik siya. Sabi niya, totoy halika. Ako, hindi ako kumikilos. Siya ang pumasok. Pagdating dun sa may harapan ko, tumingala siya sa akin. Tutoy, napakapalad mo. Kahit saan ka pumuntang lugar, hindi ka mapapahamak. Sabi, patingin nga Tutoy ng mga kamay mo. Hindi, yung muko ako, ginanong ko yung mga kamay ko. Hinawakan niya, sabi niya, kawawa naman, bitak-bitak, ang mga kukupun-pun-pun. Alam mo, Tutoy, pagdating ng araw, wala silang bakas ng paghihiram na makikita sa'yo. Sabi, ang inaano ko, iisipan ko sana kung bakit ganon, eh hindi naman ako nakapag-aral. Alam mo, sagot niya kaagad sa akin, hindi hadlang ang pinag-aralan sa kinabukasan ng tao. Sabi niya, Tutoy, tandaan mo, sasabihin ko sa iyo ha. Sabi, napakarami mong hinahangaan sa ngayon. Pagdating ng araw, sila ang hahanga sa iyo. Sabi pa naman sa akin, ano? May kasis, maliit ka na, wala ka, wala ang wala lang ako, wala lang akong ano, sa kanya. Tutoy, sabi niya sa akin, tandaan mo, wala akong sinabi na hindi totoo. Pagmasdan mo ang aking mga palad, sabi niya. Pagtingin ko sa palad niya, ito, star. Star. Di ba wala naman taong star ang, star ano, ang guhit ng palad? Ano, guhit ng palad, ano? E di, siyempre, nagtataka ako. Pagtingin ko sa kamay niya, tingin ako sa kanya, sabi sa akin, huwag kang magtaka kung bakit ganito ang guhit ng aking palad. Hindi kasi ako palaki ng karaniwang tao. Ganun lang ang sabi niya sa akin. Tapos, pauwi na ako, tutuya. Ang tanong ko sa kanya ganito, ano, nanay, saan po kayo? Ano, sa Banyas ako nakatira? Galing lang ako dito kasi dinalaw ko yung kapatid ko. Bukas pupunta naman ako sa Pampanga. Tatlo kami magkakapatid kasi ako ang pinakapangarap. Nung araw, hindi ko pa alam kung kasino kalayo yung Los Baños sa Marigondong, Cavite. Paglabas niya, Tutoy, tandaan mo, eto ang una at huli mo akong makikita. Kailanman hindi mo na ako makikita. Sabi nung ali sa akin, nung nanay, oo. Labas siya. Paglabas siya sa pintua, sa tarangkahan, siyang dating niya na Ate Dolores. Oh, hanggang ka na pala, friend. Kanina pa ako, ate. Sabi ko, ate, malayo ba yung Los Baños? Aba ay, napakalayo, friend. Dulo ito. Sabi ng ganyan. At saka mga ilang oras yun. Baka abuti ng 4 na oras bago makarating doon. Saka ganitong oras, wala nang biyahe. Kanina pa eka ang jeep. Iniisip ko, paano makakauwi ang nanay na ganun, ano oras? Di, wala na sa akin yon. Hanggang sa nung lumalaban ako ng mga contest, ganun-ganun. Uwi ako doon sa Bataan, sa Lamaw Limay Bataan, yung umangkot sa akin dati. Sabi na, oh, andito ka pala, friend. Ha? Ano lang ako, pupunta rin ako ng Kapkabi, ganun-ganun. Nahiga ako doon sa terrace, kung magkasa, terrace yan. Ano to, may higaan doon, supa. Doon ako nakahiga. Yung magkapatid nasa terrace, si Nanay Busyang at saka si Nanay Iling, mga taga Cavite yun. Sabi ni Nanay Iling, ate, ang lakas pa ng boses, ate, yan pala ekang diwata sa atin sa Cavite, eh, nagpapakita. Alam mo ang sagot ni Inay Busyang? Oo, nagpapakita. Pero ang nakikipag-usap yan, yung taga Los Baños, si Maria Makiling. Alam mo, umiyak ako. Sabi ni Nanay Busyang, tatlong magkakapatid yan, siya ang pinakapanganay. Yung bunso Eka, yun nasa anong Pampanga, sino sa Mount Araya. Ah, Mount Araya. O, diba? Tatlo. Yun ang sabi ni nung matanda ng nanay. Oo, diba? Oo. Na, kaya nga, sabi ko nga, nagkatotoo yun. Sino yung isa pang kapatid nila?
yun nga, tatlo sila, yun nasa Kabiting, pinuntahan niya daw. Siya, tapos no? Siya, hindi ko alam kung anong pangalan nun, at tapos yun nasa, yun nasa Pampanga, Mount Araya. Anyway, naku, Diyos ko, nakakilabot naman yung kwento mo. Oo. Oh, anyway, so... Kaya nga, sabi ibig sabihin, ko, ginabayan ka ni Mariang Mekiling. Kaya nga anumang siguro, gusto mo, kaya nga maraton. Siguro, pero nagkatotoo lahat. Pero mo, kumakanta ko nun sa Paris Mustas, alala mo yung Paris Mustas mo lagi, diba? Sino ang dumadayo sa akin doon para panoorin ako? Ang Nora Honor. Ah, oo. O, diba? Lahat halos, sina Dulce, sina Lani Misalucha, sina, pero pang, sina Kuya diba? Carmen. The Platters ba yun? Nung ano yon? Nung 1992. Grabe. Oo, yan. Nangyari yon. Kaya nga, sabi nga, sayang hindi ako inabot ng mga ganyan-ganyan, diba? Sayang ano. Nakakatawa yun. Hindi ko alam na The Platters yun. Wala nun si Alan Kay kasi di ba magkakasama kami na sa Paris Musta, si Lena at saka si Alan Kay. Si Alan nun nasa Japan. Eh, halos ako lang mag-isa nun, ay iwan kasi si Lena may racket niya. May pumasok ng mga foreigner. Sabi ko, ay, may mga foreigner na pumasok. Ngayon, ang daming tao. Ngayon, yung waiter, nag-abot sa akin ang papel. Please acknowledge the presence of The Platters. Sabi ko, ay, nandito pala sa loob ang The Platters. Sigawan ng mga tao. Tapos, kanta sila na, pakantahin. Sige, pakantahin. Tapos sila, will you please sing The Platters? Ganun pa ako. Akyat sila, kanta sila. Only you, kung ano-ano. Hindi nila kanta yung My Prayer. Ay, may minus one ako nung My Prayer na pambabae. Nung pagbaba nila, gumanon ako. Anyway, I'd like to do a hit song of The Platters entitled My Prayer. When the twilight is gone. Nung kumakanta na ako, tumayo yung isa sa The Platters. Pumunta sa harap. You are a Filipino. Tapos, yes sir. Tapos kumanta ako. Yes sir. Did you know that your voice is higher than Neil Sedaka? Wow. Mas mataas daw yung boses ko kaysa kay Neil Sedaka. Girl na girl yung boses ko. Oo, na natural. Tapos, can we sing together? Wow. No, I don't want. Sabi ni Bernardo. Hoy, makipag-duet ka. Ano my ba? God, The Platters siya. Diyos ko. Pero alam mo, The Platters sa sila. Oo nga, alam kasi mo. Nga, ikinaknalit. Ano ginawa nila sa Pilipinas na time? Galing sila ng cultural center. Cultural ng concert center. Sila. Ngayon, kaya sila dumaan sa Father's Mustas, may guide silang babae. Inihintay nila yung flight. Ah, okay. Oo, kaya gano'n. Oo, nag-start muna sila doon. Ngayon, can we sing together? Ngayon,